Nakikita mo ba ang chart na ito? May ideya ka ba kung ano ang mga simbolong ito? Ito ay tinatawag na baybayin. Noong unang panahon, ay ito ang sistemang ginagamit sa pagsusulat dito sa Pilipinas. Kung ako ang tatanungin, ay tunay na ipinagmamalaki ko ang ating kultura. Ito ang tatak nating mga Pilipino at pagkakakilanlan. Sa kultura din natin makikita ang pagkakaisa at pagmamahal ng mamamayan sa kanilang bansang sinilangan. Napakakulay talaga ng ating kultura. Ngunit alam mo bang hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno upang makamta natin ang kagandahan, kausayan at kapayapaan ng ating bansa sa ngayon? Sandali, ang dami ko nang sinabi, nakalimutan ko palang bumati. Magandang araw sa iyo! Ako ang iyong guro sa Filipino 9, Ma'am Isa. Paniguradong handa ka na naman sa ating bagong aralin sa araw na ito. Nais ko lamang ipaalala na bago mo ipagpatuloy ang panonood nitong video, ay basahin mo muna ang tulang pinamagatang kultura, pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan, at buhay ng kinabukasan, isinulat ni Pat V. Villafuerte. Nasa ibaba lamang ang link. Kapag tapos ka ng manood, ay bumalik ka dito ha, dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa tulang ito. Huwag mo rin kalimutang ihanda ang iyong ballpen, papel, at self-learning module. Paniguradong tapos ka na magbasa ng tula. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang tungkol dito. Trivia muna tayo. Alam mo ba na ang kultura, ang pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan, at buhay ng kinabukasan ay isang tulang naglalarawan? Hindi lamang nauuri ang tula ayon sa anyo at kayarian nito. Napapangkat rin ito ayon sa layon. May apat na uri ng tula ayon sa layon. Isa na rito ay ang tulang naglalarawan na nagpapahayag ng pagpapahalaga o maaaring pagkamuhi ng makata o may akda sa isang kalagayan, buo o pangyayari. Nakakalungkot isipin na marami tayong mga kultura o tradisyon na hindi na natin madaling magagawa sa ngayon dahil ito ay ipinagbabawal na o maaaring nakansela dahil sa pandemya. Ngunit may naisip akong paraan upang maski papaano'y papanatili pa rin natin ang kulturang ito. Ang unang halimbawa ay ang pagmamano o paghalik sa pisngi sa mga nakatatanda. Ngayon ay maaari pa rin naman tayong magmano subalit sa ating mga kapamilya na lamang. Mapapanatili pa rin naman natin ang kaugaliang ganito kung pananatilihin nating malinis ang ating mga kamay. Maaari rin naman tayong yumuko habang ang kamay ay nasa dibdib na lamang kung gusto nating magmano sa mga taong hindi natin kasama sa bahay. Isa pang halimbawa ay ang pista sa bayan o pangapagdiriwang tulad ng family reunion, binyag, kasal, libing, lamay, at iba pa. Ngayon ay mas maliit na bilang ng tao na lamang ang imbitado. Pero may solusyon dyan. Maaari pa rin naman tayo maghanda para sa malapit na pamilya lamang. Ang iba nga'y nagpapadala na nga lang ng pagkain sa kanilang mga kamag-anak. O maaari rin maghanda ng schedule sa pagpunta ng mga bisita. Dapat din sundin ang mga health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask or face shield, physical or social distancing, at paghuhugas ng kamay. Ang ikatlong halimbawa ay ang prosesyon o ang pagdaraos ng misa at prosesyon. Ngayon ay limitado na lamang din ang maaaring makapasok sa simbahan upang makaiwas sa sakit ng mga Pilipino at mahigpit na ipinatutupad ang pagsunod sa mga health protocols. Pero huwag kalimutan, may mga misa o Sunday service ding ipinalalabas
gamit ang FB Live o YouTube Live. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang pag-shake hands, pagkakamustahan o pagbebeso-beso. Katulad ng nabanggit ko kaganina, ay maaari tayong gumamit ng ibang bahagi ng ating katawan o pagyuko habang ang kamay ay nasa dibdib. Ngayon ay maghanap tayo ng dalawang salita na magkasinghulugan mula sa mga talunturan. Matapos ito ay subukan nating ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga katagang ito. Una ay ang mga salitang pagtalunton at pagtahak. Ang dalawang salita ay magkasinghulugan na maaaring naistukuyin ay ang pagsunod sa daan o landas. Sumunod ay ang mga salitang patutunguhan, mararating. Maaaring tumukoy sa patutunguhan, mararating o hinaharap na buhay o kinabukasan o lugar. Nag-uumapaw, pinayayabong. Nag-uumapaw ay sobra, kaya't kasing kahulugan nito ang pinayayabong na mayaman, hitik o sobra. Ang huling mga salita ay kabutihan at marangal. Matatawag kang marangal kung gumagawa ka ng mabuti. Kung ikaw ay mabuti, isa kang marangal na tao. Paniguradong marami kayong nakitang mga salitang naglalarawan sa kultura batay sa bawat panahon. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga salitang naglalarawan sa panahon noon. Pagtahak sa matuwid na landas, malapit, malayo, makitid, malawak, kaunti, marami, mabagal, mabilis, pahinto-hinto, tuloy-tuloy, pinuhunan ng pawis, dugo at luha, may ritmo ng pag-awit, may kislot ng pagsayaw, may lambing ng panunuyo, may haplos ng pag-aalay. Mga salita naglalarawan sa panahon ngayon. Panahon ng pagkamulat at maraming pagbabago, nag-uumapaw sa ating diwa, nagbabanyo sa ating damdamin, nag-aakyat sa ating kaluluwa, sinubok ng maraming taon, pinayayabong ng may halong sigla at tuwa, patuloy na sumisibol at ipinapupunla ng tradisyon. Marangal na kilos, kapuri-puring ugali, pinayayabong ng may halong sigla at tuwa. Sinubok ng maraming taon. Nag-aakyat sa ating kaluluwa. Ilan sa mga salitang naglalarawan sa panahon bukas. Itinudla na ng nakaraan. Refleksyon ng kabutihan. Magalang sa bata't matanda. May respeto sa babae't may kapansanan. Pagbabayanihan. Pagkakapatiran. Magkakapantay, magkakapit-bisig, magsasama-sama, magkakapantay, magtutulungan, magiting, kapuri-puri, at marangal. Sa iyong palagay, naging mabisa ba ang ginawang paglalarawan? Nakatulong ba ang mga salitang ito upang mapalitaw ang pangunahing kaisipan ng tula? Para sa akin ay, oo! Naging mabisa ang ginawang paglalarawan sa tula. Malaki ang naitulong ng mga salitang ito upang mas maramdaman natin ang damdamin ng may akda. Maunawaan ang mga mensaheng nais niyang ihatid sa mambabasa at mapalitaw ang pangunahing kaisipan ng tula. Narinig mo naman siguro ang mga kulturang Pilipino na nabanggit sa tula tulad ng pagsamba, prosesyon, Pasko, kasama na rin ang pistang bayan, pasyon, pagsasabuhay ng puon, paggalang sa mga bata't matatanda, respeto sa babae't may kapansanan, pagbabayanihan, mga awiting bayan at katutubong sayaw, pagsasadulat, pagbabalagtasan at marami pang iba.
Kung ikukumpara sa iba pang karatig bansa natin dito sa Timog Silangang Asya, ay masasabi kong maunlad din ang kultura ng ating bansa. At hindi lang yan, patulad ng ibang bansa ay makulay ang ating kultura na nag-ugat din sa ating kasaysayan bilang isang bansang malaya. Sa pagbabasa ng tulang ito, ay malamang na nangibabaw din sa iyo ang damdaming may pagkamagiting at nagmamalaki na ikaw ay Pilipino. Oops! Bago tayo magpatuloy, ay inaasahan kong napag-aralan mo na ang kahulugan ng tula, mga uri, sangkap at karaniwang paksa nito sa Asya. Kung hindi mo pa napapanood, ay maaari mong i-click ang link sa ibaba upang mas maging handa ka sa ating susunod na talakayan. Ngayon natapos mo ng pag-aralan ang tungkol sa tula, ay tiyak na marami ka nang nauunawaan. Siguro naman ay masasabi mo sa akin kung paano naiiba ang tula sa ibang uri ng akdang pampanitikan, maging ang mga katangian nito. Ang tula ay isang uri ng akdang pampanitikan na madaling matukoy sapagkat ito ay iba sa porma o anyo. Ito ay mayroong mga saknong, sa Ingles ay stanza. Sa bawat saknong ay may mga linya na tinatawag na taludtod o sa English ay lines. May ilang tula na mayroong sukat at tugma, pero ang lahat ay naglalaman ng tayutay o mga salitang may nakatagong kahulugan. Naniniwala ka bang ang tula ay mabisang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, imahinasyon at mithiin sa buhay? Para sa akin ay, oo, dahil karaniwan itong pinapaksa ng sinumang nagnanais na sumulat. Kakaiba kasi ang paraan dahil sa lumalabas ang iyong pagiging malikhain at pagkamakata. Karaniwan sa Timog Silangang Asya, ang tulang makabayan. At kung ating susuriin, ang binasang kultura, ang pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan, ay may paksa itong makabayan. Tinatalakay nito ang kultura ng ating bansa noon, ngayon, at sa kinabukasan. Masasabi ko rin na makatotohanan ng mensahe ng tulang binasa dahil tungkol ito sa kultura ng ating bansa. Bahagi na ng ating buhay at pagkatao ang kultura at ang mensahe sa atin na pagyamanin natin ang ating lahi sapagkat ito ang ating pagkakakilanlan bilang isang tunay na Pilipino. Malaki ang naging epekto ng tulang ito sa aking aspektong pangkaisipan dahil napagtanto ko ito sa totoong kalagayan ng ating kultura sa ating bansa. Hindi malayong magkaroon ng pagbabago dahil sa globalisasyon at sa pagiging bukas sa teknolohiya. Ngunit sa kabila ng mga ito, ay kinakailangan na pagyamanin natin ang sarili nating lahi upang hindi mamatay ang kultura na ating pagkakakilanlan. Nasalin din na tulang ito ang aking aspektong pandamdamin dahil mas lalo akong napamahal sa ating kultura at sa ating bansa. Nawa ay naunawaan mo na ngayon ang tulang ating binasa. Inaasahan ko na gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang matapos ang gawaan ito at upang mapasa mo rin ang aralin sa linggong ito. Maraming salamat sa panonood at pag-aaral. Sa muling pagkikita, ako ang inyong lingkod, Ma'am Isa, dito lang sa Live, Love, and Learn. Live,